Yes, yes mga ka-taxpayer kong minamahal. Pag-aralan natin ang letter na galing po sa isang opisina ng BIR. In response doon po sa i-file ng taxpayer na protest. Ayan, pag-aralan ho natin. Ito ho ay isang lecture para ho dun sa aking mga tax specialista na nakaka-receive ng ganitong letter. Itong letter naman ganito is standard ito sa BIR. Eh. Standard. At hindi ho bago. Ibig ko sabihin, yung mga BIR officials, nagkokopyahan lang ho yan. So pag nakareceive ng letter yan, kokopyahin ng ibang regional director, yung gawa ng ibang regional director. To prove na meron silang action na ginagawa. So, pag-aralan natin, paano ba hawakan yung mga ganitong klaseng letter? Yung tawag dito kasi is acknowledgement letter. Ang liham na ito ay mula at inisponsor ng BIR official na ito. So, basahin natin yung letters. Yun ang pinaka-importante. At sinabi ko na yung kailangan pag nagbasa kayo, mga bossing ko, hindi kayo naninervyos kasi yung isang nervyos, nakakawala ng ulirak yan. Itong portion na to, lagi kong sinasabi, itong portion pong ito, lagi ho yan. Ang tawag ho dito ay storytelling. Ayan. Ang ibig kong sabihin ng storytelling, kinikwento ho niya yung nangyari sa buhay niya. Yon. Nangyari. Mr. Tax Specialista, ito yung nangyari sa buhay ko. At dahil nangyari yan sa buhay ko, yon. Ito yung sagot ko. Yan. Ang tawag ho dito sa susunod na portion, ang tawag dito, action taken. Ayan. Para hindi ho kayo nalilito. Ha? Action taken. So, ito ang action. In reply, we acknowledge. Oh, di ba ang ganda? Acknowledge. Ibig sabihin, nasa kanila na yung letter mo. Hawak nila. At binibigyan nila ng due course. Ang ganda! Ang ganda, bossing. So, wala dapat ipag-alala. Ngayon, sabi niya rito, ito yung reply ko. Sabi sa akin, Mr. Taxi Specialista, ito po ang reply ko sa letter po ninyo. Okay, yung pong letter na na-receive namin sa iyo, ang tawag namin ay your letter shall form part of the tax docket. O di ang ganda. Yung ebidensya mo ay nahawakan na nila. Perfect. Very nice. Okay, susunod. Sabi dito, ngayon dito naglitanya. Okay, ibig sabihin ng litanya, ini-inform kanya nung batas na gusto niyang malaman mo na gagamitin niya sa'yo. Yun yun. Oo. Basahin ngayon natin yung batas na gagamitin niya sa'yo. That is very perfect. Pag pinigyan ka ng batas na gagamitin sa'yo, ibig sabihin, ito yung rule kung saan tayo magbo-boxing. Ayun. So, merong parang si Manny Pacquiao, ating boksingero, merong kayong place kung saan kayo magbo-boxing. Okay yun. Okay yun. Walang masama dito. Paliwanag ko sa inyo, sir, kasi maganda to eh. Sabi dito, pursuant to section 3.1.1 of Revenue Regulation 1299 as amended by RR number 18/2013, if the taxpayer within 15 days from the receipt of the PAN responds that he each disagree with the findings of the deficiency tax or taxes,
An FLD shall be issued within 15 days from the filing submission of the taxpayer response calling for the payment of the taxes of the taxpayer's deficiency, tax liability, inclusive of penalties. So ngayon, ang ibig niyang sabihin dito, nag-file daw yung taxpayer ng protest nung na-receive yung preliminary assessment notice. At ang sabi niya, kaya hindi ko sinagot yung protest mo sa preliminary assessment notice kasi meron kaming rule. Sila yung may rule. Ay na, ubo ko. Sila yung may rule. At ang rule daw nila, pag nag-file ka ng protest, mag-i-issue sila ng formal letter of demand. Eh, balikan mo yung preliminary assessment notice. Ano ba nakasulat doon? Diba? Mag-i-issue ba sila ng preliminary formal letter of demand pag nag-protest ka? Ay, ang sabi doon, sa karamihan ng nabasa ko ng preliminary assessment notice, pag, sabihin ganun, pag wala kaming narinig sa'yo, mag-i-issue kami ng formal letter of demand. Ganun yung nakasulat. Pag wala kaming narinig sa'yo, mag-i-issue kami ng formal letter of demand. Ibig sabihin, pag nagpadala ka ng protest sa preliminary assessment notice, hindi sila mag-i-issue ng formal letter of demand. Kasi narinig ka nila eh. Ang problema, nabasa nila. Mukhang hindi nila naiintindihan yung pagdinig, pag nakasulat yon ay nabasa din. Kasi pag binabasa mo, para ka nagsasalita sa utak nila. So, naririnig ka nila. Okay? Siguro ba, mga sir, mga bossing na mga regional directors, baguhin nyo nga yung letter ninyo, baka hindi nyo naiintindahan yung hearing is also seeing. Ha? If we failed to receive your letter, dapat, we will issue a formal letter of demand. Pakibago nyo nga yung inyong ano, English, para mas madaling maintindihan. Okay? Susunod. So ngayon, ganito po, may Supreme Court decision. Actually, talo na itong BIR officials na to. Kasi may Supreme Court decision na sinasabi, pag hindi ka nag-issue na rejection letter, hindi lang mag-issue na rejection letter, explain mo pa kung ano yung rejection mo, bakit mo ni-reject, what are your legal basis, and what are your factual basis. Eh, walang binigay. Ang ginawa, nag-issue ng formal letter of demand. Yun yung gina-justify niya. Yun eh. So, tutuloy natin. Thus, formal letter of demand and final assessment notice covering the above deficiency stock has been issued in order to protect the interest of the government. Ito eh, gas-gas na to. Ha? To protect the interest of the government. Eh, sino ba yung interest ng government in the first place? Di ba yung taxpayer, TP, ang dapat proteksyonan yung taxpayer because that is the interest of the government. If you kill the cow, wala ka na makukuhang milk. Wala na. Forever. Diba? If you kill the taxpayer, wala ka na makukuhang tax. Gamitin mo yung kukote mo, ha? Gamitin mo. Ikaw, kinakausap kita, gamitin mo yung kukote mo. Okay? The interest of the government is the taxpayer. We have to protect our taxpayers because without our taxpayers, saan pupunta yung mga government officials? Wala kayong sweldo. Okay? Tuloy natin pag-aaral natin. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Tuloy natin ang pag-aaral. Okay. Nevertheless, you may still protest administratively within 30 days from the receipt of FLD pursuant to section etc. as implemented of the above regulation. Actually, nag-protest na nga. Eh, sinabi na nga dito, natanggap nyo yung protest sa FLD. Pero, it does not mean na yung FLD na inisyo ng regional director ay valid. Ayan. Kaya sabi ko doon sa taxpayer, matuwa ka kasi nag-issue siya ng ipinagbabawal na technique. Ano yun? Pag nag-file ka ng protest at nag-issue siya ng FLD na hindi sinagot yung protest mo, void yung FLD. O mga tax specialist ako, gagawa ako ng lecture about letter of authority progression. Wala akong bayad yun. Ilalagay ko sa YouTube ko. Nakita nyo naman. Andi dito ho yung mga data
at information. Ayan, nagro-rotate eh. To, ayan, dyan yung telephone number ko. So, kontakin mo ako, mga tax specialist ako. Letter of authority progression, turo ko sa inyo. Baka mamaya, gagawin ko nga. Dami nagtatanong sa akin eh. So, babalik, tatapusin ko na to. Sabi rito, please take note na kailangan mo mag-file ng February 22. Ayan. Ito ngayon ang tawag dito sa binabasa kong to. Ah, recommendation. Ano spelling? Recommendation. Recommend. Panyeta. Suggestion na lang. Nakalimutan ko spelling na recommendation. Suggestion. Ayun. Suggestion ito kung anong gusto nyong gawin. At, number two, warning. Okay. So, kung nandiyan ngayon yung suggestion niya at yung warning. And, of course, yung kanyang conclusion. Yon. So, yung conclusion niya, sabi daw, ang ipinail mo kasi is reconsideration, sabing ganun. So, yan ay re-evaluation of an assessment on the basis of existing record only without the need of additional in italics niya pa. Oh. Oh. So, dinefine. Naka-define naman kung ano ibig sabihin ng reconsideration without additional evidence. Ngayon, kinakausap ko rito si Mao, wala namang ipinail na additional documents. Liwanagin mo, Mao, gawa ka ng letter, walang ipinail na additional documents. Ang ipinail is photocopy nung existing documents, ha, na nilagyan ng correction para maintindihan nung babasa. Specifically, ito yung mga opisyal ng gobyernong ito. Specifically, yung regional office na to maintindihan. So, kung nag-submit ka ng existing documents with explanation, hindi ka nagsasubmit ng additional documents. Lagay nyo sa tuktok nyo yun, ha? Ikaw, lagay mo sa tuktok mo. Okay? So, walang sinasubmit na documents. What? Walang new documents na sinasubmit. Yung existing documents, pinapotocopy, nilagyan ng explanation, ibinalik. Okay? Kaya nga sinasabi ko, andi dito pala si Mylin. Mylin, sinasabi ko sa'yo, kaya nagpa-practice ka, wag na wag mo, wag na wag mo na ibibigay ang mga original documents mo. Never na ibigay ang original documents sa BIR during investigation. It's a crime against your client kapag yan ay ginawa mo. At dito rin si Roger, sinasabihan ko si Roger, Roger, okay, magkakaroon tayo ng lecture. May bago akong technique na ituturo sa inyo. Ang tawag ko doon ay non-disclosure agreement. Na pag pumasok yung revenue officer, hindi siya pwedeng mag-audit kung hindi siya pipirma ng NDA pursuant to Section 270 ng Tax Code. At para doon sa mga nanonood pa sa akin, ini-invite ko kayo na gamitin ang ipinagbabawal na technique at i-download nyo po yung ipinagbabawal na libro, Manual for Letter of Authority. Gamitin nyo po yung cellphone ho ninyo, smartphone ho ang tawag dyan, at saan po, scan ho ninyo yung inyong kopya para ma-download ho nyo sa cellphone ho ninyo. Medyo makapal ho yung aking pinamimigay na libro. Andi dito rin si Bing. Kamusta mo ako sa kaibigan natin si Victor. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, yan lang ho ang pwede kong i-share sa inyo. At itong letter na to ay hindi ho dapat kayo mabahala. Ang kailangan nyo lang ho rito ay sagutin yung mga maling konklusyon na ibinibigay at ibinabato ng letter na ito. With that, peace and happiness be with you for life. See you later.